Hinahabol ng mga pulis na sakay ng kabayo ang isang hinihinalang shoplifter sa New Mexico sa Amerika. Sinubukan pang tumawid ng lalaki sa kalsada pero napalibutan na siya ng pulis at pinusaksan. Ayon sa pulisya, nagnakaw ang lalaki ng $230 o halos 13,000 pesos na halaga ng mga paninda mula sa tindahan. Naharap ang suspect sa patong-patong na kaso kabilang ang shoplifting, evading police at kaso may kaugnayan sa droga matapos siya makuhanan ng drug paraphernalia. Update tayo sa traffic sa North Luzon Expressway. Ngayon pa uwi na mula sa bakasyon sa Semana Santa mga galing naman sa Norte. At nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano, traffic ba? Ivan, mabigat na traffic ang dapat asahan ng mga pauwi galing probinsya ngayong Linggo ng Pagkabuhay. Buong umaga, no, maluwag ang NLEX, particular ang southbound mula San Fernando, Pampanga hanggang Balintawak. Pero bandang tanghali, unti-unting dumami ang mga sasakyan. Pasado alas 2 ng hapon, mabagal na ang usad sa bandang Giginto, Bulacan, papuntang Bocaue Toll Plaza. Ayon sa NLEX, ngayong biyahe na naman, posibleng pumalo ng hanggang 350,000 na mga motorista sa NLEX kumpara sa normal na araw na nasa 300,000 lang. Sa SCTEX, mula sa daily average na 70,000 vehicles kada araw, inaasahan papalo yan ngayon ng hanggang 80,000. Pinaghandaan na raw nila ito at magde-deploy sila ng mas maraming tauhan tulad ng mga teller, marshal, quick response team at security. Tiniyak ding bukas ang lahat ng lanes at walang inaayos na anumang bahagi ng NLEX o SCTEX ngayon. May ipinatupad na rin counterflow lanes mula Angeles pa San Fernando at Balagtas pa Bocaue para mas mabilis na makalabas ng Bocaue Toll Plaza. Para iwas pila naman, merong dagdag na toll collection points at binuksan na ang Bocaue Expansion Plaza na may dagdag na 8 toll gate, 3 dito para sa mga RFID. Ito ang bahagi ng isa ng ating naging pahayag kanina. Habang pahapon, ini-expect natin na paparami pa rin yung mga sasakyan na babiyahe, lalong-lalo na itong pa-south ngayon. So hanggang mamayang gabi na yung expectation natin na may slow-moving traffic tayo ng southbound from SCTEX hanggang dito sa Bocaue area. At Ivan, para rin mas mabilis, no, yung clearing ng mga sasakyan na sakali magkakaaberya ngayon sa kahabaan ng NLEX ay hanggang bukas alas 6 ng umaga magpapatupad sila ng libreng towing para sa mga sasakyan na mag-i-install o titirik sa alinmang parte ng NLEX o SCTEX. Ipinatutupad din ngayon partikular sa mga RFID na toll gate yung barrier up para mas mabilis na makausad at makalabas sa mga sasakyan. Yan ang latest mula rito sa NLEX. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Sa gitna ng mapangudyok na gawin ng China sa West Philippine Sea, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kautosang magpapalakas sa maritime security at maritime domain awareness ng bansa. Sa ilalim po ng Executive Order No. 57, binigyang diin ang kahalagahan na matugunan ang mga isyu sa pambansang seguridad, soberanya at maritime jurisdiction. Iniutos dito ang pagbabago ng pangalan ng National Coast Watch Council para sa mga polisiya sa seguridad sa dagat bilang National Maritime Council na binubuo ng iba't ibang ahensya gaya ng Department of Defense, National Security Council, Justice, Environment Department at Foreign Affairs Department. Ayon sa Pangulo, patuloy na naharap ang Pilipinas sa mga hamong may banta sa kapayapaan ng mga Pilipino kahit na nagsisikap ang gobyerno na maitaguyod ang territorial integrity. Sa Leyte, isinabuhay ang isang kakaibang tradisyon ng pagpepenitensya tuwing Semana Santa. Tinatawag po yang Tais Dupol na ayon kay Monsignor Gilbert Urbina ng Archdiocese of Palo ay kadalasang ginagawa tuwing Biyernes Santo. Naglilibot sa buong bayan ng Palo ang mga lalaking may suot na patusok na hood o dupol habang nakapaa para isagawa ang Station of the Cross. May mga nagkomento online na iniugnay ang Tais Dupol sa grupong KKK o Ku Klux Klan na nag-iaktibo sa Amerika noong 1800s. Ikinalungkot yan ni Monsignor Urbina at sinabi ang paggamit ng KKK nito ay pangungutya sa paniniwala ng simbahang katolika.
Ang pag-ugnayan niya ng taisdupol sa kanila ay pagpapakita ng kawalan ng kaalaman sa kasaysayan at cultural anthropology. Tuwing tag-init, nakaugalian na ng mga Pinoy ang mag-beach. Pero mga kapuso, mag-ingat at baka kayo po ay madali ng mga pesteng nik-nik na ang kagat. Aba, napakakati at napakasakit. At kung mabiktima po niyan, ano nga ba ang pwedeng gawin? Kuya Kim, ano na? Ang video na ito kuha daw na mag-outing sa isang beach sa Palawan ng pamilya ni Colleen. Pero kinagabihan, si Colleen ay may napansin. Ang kanyang balat, nagkapantal-pantal. Ang dami niya talaga, galaki siya ng piso sa front ng legs, sa likod ng hita, sa gilid. May isa ako nandito banda sa leeg. Kinaumagahan, tumitigas siya. Parang may something siya sa loob. Mas kumakati na siya. Para siyang may bilog na tubig-tubig. Kasi sa kakakamot ko na pala yun. Nadali na pala na sandfly o kung tawagin dito sa atin, nik-nik. Hindi ko alam bakit ako lang po yung nanik-nik. Marami pong bakawan dun sa area. Baka dun ko daw nakuha kasi ako lang din halos yung naglakad-lakad. Ano nga ba dapat gawin kung ikay nakagat mga lintik na nik-nik? Kuya Kim, saan ba nakikita ang mga nik-nik? Kuya Kim, ano na? Ang mga nik-nik, mga pan-tropical insect pest. Ibig sabihin, nabubuhay ang mga ito sa tropical na bansa gaya ng Pilipinas. Kaya na-associate yung pangalan niya sa sandfly kasi nakikita siya sa buhangin na malapit sa dagat or yung mga maputik na area malapit sa ilog na high ang moisture or very humid. Parang labo kung matake mga nik-nik. Nanilipsip rin kasi mga ito ng dugo. Yung babae lang na mature enough for mating, yung tumutusok, hindi siya totoo kumagat kasi wala naman siyang ngipin. Ang type ng kanyang mouth part ay piercing sapping. So tumutusok siya, saka siya sumisip-sip. Mahirap din may spotan ang mga nik-nik. Ang size niyan is around 1 to 3 millimeters lang. They are barely visible. Very unlikely na ma-detect siya ng tao. Kasi naglalabas siya ng saliva niya that which serves as parang anesthesia na hindi mo nararamdaman yung kanyang pagtusok. Pero ang nakikita na lang sa kanya yung injury na naidudulot niya. Kaya sa mga may balak pag-beach, mainam na magsuot ng pamprotekta sa mga nik-nik. Naka long sleeves or rash guard, pag alam nating mayroong nik-nik sa area, dapat naglalagay din tayo ng insect repellent lotions or cream para maiwasan yung mga pagkagat. Kapag naagat naman ang nik-nik, hugasan agad ang apektadong bahagi ng katawan ng sabon at maligamgam na tubig. Maaari ding mabawasan ang pamamaga at pangangati sa pamamagitan ng cold compress. Maaari uminom ng antihistamine para sa pangangati at pain reliever naman kung ito'y sumasakit. Mainam din na pahiran ng ointment o cream gaya ng calamine lotion bagay na ginawa raw ni Colleen. Humaling na po siya after ko na po yun gamitin yung calamine. Marks na lang po siya halos. Kaya sa mga magbe-beach ngayong summer, laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.